Ang dadalhin sa loob ng maisan, sa dulo, sa gitna. Ayan. Malalaki na guys yung mais eh, kaya mahirap-hirap na ding dumaan dito. Tsaka yung mag-aabo nung medyo mahirap na rin. Pero tama lang to guys, kasi yung abono mapupunta dun sa bunga ng mais pagka namunga na siya. Ayan. Kaso ang kalaban lang talaga natin dito guys, yung damo, hindi siya napatay nung aking pina-spray na grass hero. Ayan. To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Hello po mga kaibigan, good morning po. Punta po tayo ngayon sa bukid. Magpapaabono po tayo ngayon ng ating mais. Gawa ng medyo malalaki na po yung mais, kailangan na pong abunuhan. At para po pagkaumulan ay dumirekta po yung abono dun sa mais. Madali po siyang matunaw. Samahan niyo po kami guys. Magmotor lang kami ni Mrs. Gagamitin naman itong motor namin. Yan. Pero motor lang po kami. Papunta po ng bukid. Bago po tayo pumunta ng bukid, daan muna po tayo dun sa bakery. Bilhin ng tinapay. At maaga na po dito ngayon, alas 6 na po. Saan mo itong gate? Assorted mo na lang. Yan guys, bili tayo tinapay. Para pamirinda natin mamaya. Doon sa ating mag-abono. Guys, hahanap na tayong abono. Bubu na yung iba eh. Triple 14 at urea. Bubu na yung iba. Bubu. Papabuno? Para pag dumating yung ulan eh, madali siyang matunaw. Guys, bali 7 bag itong abono natin. 3 bag na triple 14 at 4 na bag na urea. Abono natin sa mais niya. Kaya hinahalo para mag-mix na siya. Para dire-diretso yung pag-aabono. Tulungan ko muna si Tiyo maghalo at maglagay sa sako. And guys, nadali na natin yung abono dun sa aking area. Mag-aabono na tayo para dun sa ating mais. So, nadali natin ngayon guys. Ito, nakikita nyo. Tricycle, dito natin nilalagay yung ating abono para makapagpabunan tayo sa mais. So, maagang maaga kami dito ni Mrs. para makapag-intindi ng gawain dito sa bukid. So, samahan nyo kami guys. Yan, dito na kami guys sa maisan. Daladala namin itong tricycle. So, bali ang karga natin na abono. Bali siyang lahat ito. 7 sako, 7 kabanto, pinaghati-hati namin para madali siyang buhatin. Yan. Okay, tricycle. Ito guys yung abonohan natin, malaki na. Malalaki na yung mais. Oh. Sa ilan lang, maliliit pa yan, malalaki na. May maganda ngayon ang araw dito ngayon guys. Tama-tama, pagka ito ay naabutan ng ulan, yung nutrients ng abono kakapit doon sa mais mismo sa ugat, pataas ng mais yan. Ayan. Kasama natin si Pio, siya yung maglalagay nitong abono, pero meron tayong tagapag-abono talaga. Ayan. Guys, sinahakot na lang yung Pio yung
ating abono. Ayan. Nadali ngayon doon sa may bandang dulo. Itong karating ko dito, nagpatubig na siya ng ano, mais niya. Ito yung mais na karating ko. Ito naman yung sa akin. Nabunuhan na nila kasi ito eh. Ito sa akin hindi pa. Bali, nagpa-spray tayo guys ng pandamo. Kaso parang hindi umepekto eh. Baka paulit natin to guys. Hindi siya umepekto. Mataas na kasi yung mais yung nagpa-spray tayo kaya paulit natin. Bali, ang mangyaring sprayan dito by ano na, by tudling. Yung tudling, ito hong hilerang ito. Yan. Yung hilera pong yan, ganyan po ang by tudling. Yan pag-spray, ganyan. Para pong mamatay yung damo. Kasi aagawin ng damo yung nutrients ng abo na binibigay dito sa mais. Kaya yun ang lalago eh, yung damo. Ganon din naman yung mais, lalago din siya. Kaso mas nakukuha niya ho yung ano, nutrients ng abono natin. Dadalhin doon sa loob ng maisan, sa dulo, sa gitna. Ayan. Malalaki na guys yung mais eh, kaya mahirap-hirap na ding dumaan dito. Tsaka yung mag-aabuno medyo mahirap na rin. Pero tama lang to guys, kasi yung abuno mapupunta doon sa bunga ng mais pagka namunga na siya. Kaso ang kalaban lang talaga natin dito guys, yung damo, hindi siya napatay nung aking pina-spray na grass hero. Guys, itong dalawa dito na natirang abono, doon natin dadalhin sa may bandang dulo kasi medyo malayo na dito. Kapag dito pa dadaan, doon pa kasi sa dulong yun ang ano, dadala natin. Kaya dito tayo dadaan sa ihatid natin ang tricycle papunta doon. Tapos maglalakad yung magdadala ng abono hanggang sa dulo. Medyo malayo-layo kasi guys. Pag dito kasi sa dadaan, malayo. Ayan, kaya ihatid natin sila doon. Siya, pala. Ayan guys, nandito na kami sa kabilang side. Ayun na yung si Piyo, yung ating nagbubuhat ng abono. Ayan. Ayan na siya. Dinadala niya na yung ating abono doon sa dulo. Meron pang isa. Ayan. Pagkabalik niya, yan ang dadali niya. Tapos sinaantay na rin natin yung mga mag-aabono natin. Bali guys, ito, pang-pang na ito ng ilog. Dito sa maisa namin. Kaya pagka lumakas yung ulan or may dalang bagyo, malakas ang tubig, nakakalkal itong maisa namin na ito. Ayan. Guys, nagpiprepare tayo ng pamerenda. Melon juice at saka tinapay. Ayan. Pamerenda natin yung ating mag-aabono. Ako natin ito. Mamaya. Dadalhin na natin ito ngayon guys at medyo tanghali na dito. Pamerendahin natin sila ng tinapay at saka itong juice. Kasi mainit ang panahon eh. Ayan. Nagbihis ka na. Ayan, natin guys sa akin ng merenda. Tinapay at saka juice. Kasama ko si Mrs. Mag-tricycle lang kami. Ayan. Tanghali na kasi. Last juice na. Ingat ah. Ayan, merenda tayo. Sarche nga, hindi pa nagkapatubig eh. Sino? Sarche. Wala pa. Hindi pa. Ayan, oh, dyan. Ay, tapos na eh. Ha? Ha? Ano yun? Ay. Yung kataasan lang, pinatubigan nila. Yung mataas lang. Sabi sa akin, Sarche, yung mataas lang kuya, pinatubigan ko. Hindi. Tagadalwa yan. Okay na. Maaga yung natapos yan, Irene. And tapos na yung merenda natin ang tinapay tsaka juice, melon juice. Yan, nabunuhan nila eh. Yan. Magre-renovate yan.